So guys, kumusta kayo dyan? For today's video, papakita ko lang sa inyo kung paano natin i-adjust ang belt tension ng ating belt driven motor. So kahit anong belt driven motor, pwede natin i-adjust. Kaso na to, maluwang na siya. Nakita nyo naman, malambot. So kapag maluwang yung belt, maingay yung andar niya pag pinanda nyo. Saka dumudulas, maririnig nyo yan sa loob. Magre-reklamo yung may-ari ng aircon o di kaya sa opisina kung saan man naka-install to, maingay siya. So ano pa, higpit natin i-adjust yung belt. So hindi naman pwedeng sobrang higpit. So madadamage yung bearings natin dito. Hindi naman maluwang kasi dudulas nga siya at iingay. So ayun guys, simple lang naman to. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-adjust ang fan belt na to. So belt driven motor, not ng belt driven motor, kailangan regular na pag-adjust kasi lumuluwang talaga siya eh. Overtime na ginamit araw-araw. So guys, let's go! Guys, ito na yung base ng fan motor natin. So i-adjust natin. So bago natin i-adjust, tanggalin muna natin itong fan belt or V-belt. So ganito pagtanggal yan, maklahan nyo lang. Tapos danda ang ikot. So tatanggal na yan. So para ma-adjust itong motor na to, meron siya mga lock nut dito. Apat lagi yan sa kabila. So kuha tayo ng number 14 na close ring one lang dito. Ayan. Yung sa kayang i-adjust. So sa kaba naman, hindi malambot ah. So itong piece kasi na to, pag maluwang na to, pwede nang i-adjust yan dito. So, adjust na natin yung apat bago natin pihitin dito. May pihitan sa taas. So mahalagang check din to monthly para makita natin na kung kailangan na ba natin i-adjust. So palitan ganun. Kasi ito, natatanggal din tong mga parang ngipin niya eh. Lalo na pag mahaba ginagamit. And guys, makita. So sa loob naman. So advice ko lang na pag nagtanggal tayo ng lock nut niya, sobrang higpit eh, dapat yung close range yan natin gamitin para hindi dumulas. Kasi pag ito, open range, dumudulas, may possibility na bibilog tong ano niya nut, lock nut. So ayan guys, maluwang na, pwede nang i-adjust. So ilagay natin yung belt na kailangan niya. So A35 yun lang. So ayan guys, maluwang siya. So i-adjust natin dito. Nandito sa taas yung pang-adjust. Maluwangan din natin. Dito sa baba. Ayan guys, maluwang na. So pwede na natin yan, yung sa makuha natin yung magandang belt tension. Ano, kulang pa. Saka natin so, pag inyos natin ito sa proper tension, lalakas pa yung puga ng hangin dito sa loob. Ayan, maga. Ayan guys, siguro 1 inch, lumubog siya ng 1 inch, okay na yan. Mga 1 inch. So ganda na yon, hindi ganun kahigpit, hindi ganun ka loose. So think ko okay na to. So 1 inch lang. Pag pindot lang ganyan, lulubog siya ng mga 1 inch, pwede na. So pipitan ulit natin. So dito lang guys, 1 yung lock mat niya sa base, 2, 3, 4, then dito nag-a-adjust. Ngayon, ibalik na natin, higitan na ulit natin. Nahay natin yung
lambat untuk sekarang. Guys, as a part sa ng maintenance natin, so palagi natin sinicheck yung belt tension ng ating belt driven motors. Usually sa HVAC kasi laging ginagamit. Pag sobrang higpit, naapektuhan yung bearings dito. Medyo mahirap pagbalik ng bearing, motor din. Pag sobrang maluwang naman, hihina yung hangin sa loob. So minsan dumudulas to eh. So, ayun guys. That's it for today's video and hope na may natutunan kayo. So, see you guys and God bless. Mabuhay kayo.